Hi loves! Gusto ko lang share sa inyo yung DIY plant stand ko made from broken truck parts. Liner siya ng truck namin. So nakita ko po, nakatambak lang po siya sa bodega para maging useful instead na itapon or ibenta per kilo. Ginawa ko na lang po siyang plant stand. And then meron din po kami mga old stock sa store na mga flat bars na medyo may kalawang na. So, yun yung nilagay ko sa kanya. Sa paa niya, and then dito po sa pinaka-stand niya. Okay lang guys, mag-mix yung kung ang bahay mo is more on metal. Merong metal element or merong wood element. As long as yung color combination po, nagko-complement. Like for example po loves, itong liner po na ginawa po namin plant stand. Kahit marami po akong wood element sa bahay, metal element naman siya, ginawa ko na lang po siyang kulay puti dahil marami po akong gamit sa bahay na color white. Actually loves, yung liner na yan, hindi ko nga alam na kung saan bang part ba na yan truck namin nakalagay. So, broken liner siya ng truck namin. Nakita ko na lang po siya nakastock sa bodega. So, hindi na siya na nagagamit. So, para maging useful, naisip ko na lang siyang gawing plant stand. Actually, loves, hindi po ganyan yung original design ko dapat eh. Ang idea ko sana dyan, gawin din sa liner. Dahil para siyang tubo, gusto ko siyang gawing parang mushroom type. Kaya lang, nag-iisip po ako kung ano yung ilalagay ko sa kanya. Kung wood ba. Kung wood, medyo hindi maglalast, magtatagal. Dahil kahit nga siya, kung ipiplace mo siya, ilalagay mo siya. Halimbawa, for example, sa dirty kitchen, palagi siya mababasa. So, hindi siya tatagal. Kaya, naisip ko na lang, lagyan pure metal na lang. At meron naman akong mga old stock doon na mga flat bar. Kaya ganyan design na lang po yung naisip ko. Actually loves, tuwing magde-design ako, ang palaging nasa isip ko is kung paano ko makakatipid pero magiging maganda. Tira po namin yan sa flooring ng truck. Ginamit namin yan sa flooring ng truck. Tira po namin yan. Yan po yung improvise namin na pang bend. Diyan namin wineld yung cup screw and then yung GI pipe. Ito po. Diyan siya kanina nag-iikot ng flat bar 1/8 by 1/2. Ayun, nakabuo na kami ng heart shape. Ayan, mag-improvise kami guys ng bender, holder, pang bending holder, yan. Itong ano na yan, yan, yung isang bakal na yan, yung bilog. Yung isa naman is square. Yung bilog galing po yan sa wire spool. Mamaya show namin yung wire spool para meron po kayong idea. Tatry lang namin to guys. Hindi kami sure if magsasuccess to. Show na rin naman sa video kung maging success. Pa! Ah, may tugtog. Yan, mag-start na po kami mag-bend. Yan po yung flat bar. Parang 3/4 siya. 3/4 ba yung ginamit natin? 1/8 by 3/4 po yan. Lagay yung bilog. Mag-circle kami yung para dun sa aming stand. Gagawa kami ng circle. Anong sukat yung circle natin? Ito yun, di ba?
Yan yung sukat ng circle namin, no? Oh. Yan yung ano namin, anong tawag dito, sample. Ganyan kalaki. I think galing to sa truck. Ayan, dinikit namin dyan. Until mabilog natin siya. Okay. Pagdidikitin na po namin siya, i-welding na. After ma-bend, i-weld na. Tama ng baga. Kasi na itong wheel din natin. Tayo nagpapatugtog na yung kapitbahay. Yung salamin niya po sa ibabaw, galing naman po siya sa broken window. Bigay lang po sa akin yung salamin, so napakinabangan din. Kinat lang po namin yung salamin, bumili na po kami ng pangkat ng mirror para hindi na kami nagbabayad at nagpupunta sa glass aluminum para magpakat. Anyway, marunong naman po yung mga employees ko na mag-cut ng salamin. So, nagkaroon na lang ako ng idea na bumili ng sarili kong pang-cutting. Sana gusto lang niyo po yung idea. Thank you for watching. Bye!